For thou hast girded me with strength. Unto the battle, thou hast subdued under me those that rose up against me. So this way, thou hast also given me the midst of my enemies, that I might destroy them that hate me. Then, display, Panginoon, salamat sa salita. Sinabi sa mga sa Panginoon na paano nagtiwala sa inyo, Panginoon, during difficult times, we pray na para sa salita. Then po sa inyo, Panginoon, kaya po na dati. Jesus, let me pray. Amen. And then po, wala akong magkakaubig. Sabot kasi kung malamig na tubig dahil bike ako. 9 kilometers sa bundok ako ba dumaan. Inip. Kaya pagdating ko dito, sabot man malamig. Magka-COVID ako. So, doctor po lahat sa lahat. Again, ang title po nito, Those That Trust In The Lord. Those That Trust In The Lord. Do you trust the Lord? Amen. Okay, sana, no? Hindi lang yun. Sabi dito sa subtitle natin, trust the Lord more in times of trouble. Lalo na! Kasi sa totoo lang, titiwala ka ba sa Diyos kung lahat naman nandyan? Walang pagsubok, walang kalaban, walang tuloy-tuloy buhay, mga bata, laro, kain, tulog. I trust the Lord! Pasto! Paano masabi yung trust the Lord, di ba? Kung sinabi yung trust, yung kaya mo kailangan yung sa kaligtasan, hindi naman natin alam eh, di ba? Para tayo maliligtas, hindi mo alam kung magiging mabuti ka ba, hindi mo alam ang mangyayari, the future, pero nagtiwala ka lang sa Diyos, tama si Bad kanina eh. Yung sinabi sa 2 Timothy 1:12 yun. Burito ko rin yun. Burito mo rin mo ba, John? Okay, siya doon mo yun, ha? 2 Timothy 1:12. Live verse ko rin yun. Sabi, 2 Timothy, yes. So, ang sabi doon, ganito ako umpisa. But, mayroon pang bago yun eh, sabi doon. Ano yung umpisa doon? Yeah, for the which cause, I'm not ashamed. Mara? I also suffer these things, nevertheless. I am not ashamed, for I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. So, bukod sa kaligtasan, marami pa tayong kinukumit sa Diyos, yung buhay natin, yung ministry, di ba? Especially ang kaligtasan, kasi, Lord, mapatay ako dito, magulpi ako, langit na ako. So, alam mo yan eh. Okay, so, ganun ang pagtitiwala, amen? At lalo ka nagtitiwala sa Diyos pag may mga bagay ka din nalalaman, hindi ka sigurado, pero mayroon siyang pangako. Kinig ba? Hindi mo alam yung pupuntahan mo, pero mayroon siyang pangako. Alam mo lang, pumunta ka sa East, and then may kilala ka doon, and then nasabihin niya sa iyo, pupunta ka ba? Hindi ganun kalino instruction, pero mayroon instruction, pupunta ka ba? Pag ang Diyos na nagsabi sa iyo, pupunta ka ba? Yung sabi ko, tiwala. Kung may tiwala ka sa Diyos. Sabi ng Diyos, mga babae, nangali lang ha. Ito, controversial to. Iba, dininiwala dito kahit practice. Sabi sa Bible, paulit-ulit, ang babae ay maglilid. Lilid ba ang babae? Ang bahay. Yung sabi sa, nako, ayoko na dyan, pastor. Yung sabi sa Bible. So, ngayon, kung sige, kung single ka, sige, trabaho ka, pero pag may asawa ka ng lalaki, masino naman kahit paano, kumikita naman, sabi sa'yo, dito ka lang sa bahay! Susunod ka ba? Isa-isayin kaya natin. Len, susunod ka ba? Len! si Lian, susunod ka ba? Kaya, no, pastor? Si Jana. Tandaan niya, ha? Si Jamie. Si Maros. Hindi. Napabaho ka. Geraldine. Si Irene. Pinakating. Hindi daw. Si Pamela.
si Christine, si Ashley, si Juliana, Dylan, anong bae? Bakit hindi? Ito din yung tanong ko. Hindi yan. Alam, isang pinag-alag ka ng magulang mo. Ngayon, para si Mom Joa, saka si Mom Mian. Diba? Kasi napangasama ni Mom Mian, naku, nahirapan magbunti si Mom Mian. Sabi ko, sabahin ka na lang! Ako na lang mag-atrabaho. Nasunod ka ba? Kasama mo lalaki, Mela? Hindi. Christine, sino pa yung hindi? Ikaw? Ikaw, sunod ka? Ako, hirap to. Bakit hindi? Okay, so sa parang natin, normal yan, di ba? Gusto ko rin kumita eh! Hati tayo, ikaw maglalaba ako naman next week. Tama ba yun? Lalo si Jamie, matalino to eh. Kapayag ka ba nun? Ha? Sa bahay ka lang. Oh, kumaya go. Dahan mo yan ha. Libre na pagkain ko eh. Oh. Pera na eh. Sama lang sahod. Paano kung ano? Hindi ka may tatay. Kaya maging matalino ka rin. Huwag kang mapatol sa alam na. Diba? Ganun lang yun eh. Ano, nagbago na ba isip nyo? Pamela? Gusto mo magtabaho talaga? Maganda yun, kaso ang daming yan yan, actually, controversial yan kahit sa pumpkins eh. Pero mahirap yan, pero yun ang sabi sa Bible, kaya titiwala ka ba? Sabi ng iba, lumayan na yan, kasi mga babae, panahon ng Bible, ano yan eh. Outdated na yan. Yan ang sinasabi nila, tanong, totoo ba yun? Mga katotohanan sa Bible, naluluma ba? Naluluma ba dito? Bible, sinabi sa Bible, mga anak nyo, paluhin nyo! Craig? Ah, dati yan, basta ngayon, hindi na ako siya. Ganun ba yan? Ha? Ano, mamimili na lang tayo gusto natin. Ganun mangyayari nun. Pag wala kang tiwala sa Diyos, or konti lang yung tiwala mo sa Diyos, pag ibang sinabi niya, dito maniniwala ako, dito hindi, dito maniniwala ako. Ah, dyan hindi ako maniniwala, dyan. Ano yun? How does that work? Okay, so mabigat ba? Yan yun, may mga lalaki naman. Nakaisip ako. So pag sinabi yung tiwala, tiwala. Eh, pastor, paano pag nawala siya ng trabaho? Diba? Tapos tayo, pare-pareho. Paano pag namatay siya? Eh, di patay. Diba? Hindi. Ano to, pag-usapan na rin lang natin. Maraming bagay, actually. Yung iba, kaya walang place sa pananampalataya minsan. Kasi sila na yung gumawa ng kanilang sariling plano sa buhay, wala na silang magkitiwala sa Diyos kasi hinanda na nila lahat, ginamit nila yung paraan ng sanlibutan. Siyempre, pera-pera. Diba? Sabi lang, practical kami. Eh, practical din naman ako. Kaso, may place lagi sa pananampalataya. May hindi sa'yo binigay ng Diyos. Kahit yung mga lingkod ng Diyos dito, sabihin mo, sa panahon natin, provided na lahat, ganun ba? Or, hindi lang tayo sumusunod sa Diyos, kaya hindi tayo umaabot dun sa place na kailangan natin magtiwala sa Diyos. Baka ganun. Lalo yung sa iba, again, may mayaman, ang hirap kausap. Hirap ilin yan sa Panginoon. Maligtas yung iba, ang hirap. Kasi feeling nila, alam na nila lahat eh. Alam na nila yung nasan sila, na plano na yung kesyo nila. Alam ko na kung saan ako punta. Paano ka mananampalataya pa? Tama ba? So pwede ka bang dumating sa kahit anong place, sa kalagay sa buhay mo, na hindi ka naman pala tayo kasi nga, lahat nandyan eh. Mayaman na ako. Bira, yung kayamanan niya, sinabi sa 1 Timothy 6, di ba? Ano sabi doon?
6, 9, and 10. He that will be rich fall into temptation and a snare, and to many hurtful and foolish and hurtful lusts. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. Mga Kristiyano po yun. Mga nanampalataya sa Diyos, umaman. Gustong maging mas mayaman ba? Mananampalataya ka ba sa Diyos kung umaapaw yung pera mo, may bakante ka pang lupa dyan, hindi ginagamit. Diba? Yung bank, ano mo, yung portfolio mo, yung portfolio, yung investment mo, sa stocks. Alam yun eh, no? Sana yun, basta puro pera yun. Titiwala ako ba sa Diyos nun? Depende. Pero malamang hindi na. Totoo lang. Kung sakaling umama kayo ng ganun, ang dapat yung gawin? Ha? Masalamat sa Diyos in what way? Lahat? Give lahat? Hindi naman, di ba? Pero, yun lang ang dapat. Amen? Yung tithes, yung minimum yun. Yung iba pa, ministry mo na talaga kasi talagang spiritual na yung inaano. Gusto mo, kalooban na ng Diyos. Natitisod sa yung iba. Nga, nakatiwang-wak yung lupa mo dito. Hindi mo nagagamit. Matay ka na lang. Kasi mga anak mo, mga spoiled na rin. Kasi alam nila, may aasahan na sila eh. Diba? Nakikita niyo ba siya sabi ko? So I believe hindi darating yun. Kasi nga, kung sobrang yaman mo na may paglalagyan ka dapat nun. At yung lingkod ng Diyos, dapat alam din yun. Kaya sabi ni kay Timothy, sabi doon, charge them that are rich in this world that they may not be high-minded nor trust in uncertain riches. Yung nasabi, kasi kawawa yan, yung mga anak niyan, may spoiled. Ang gagawin sa buhay niya. Sa halip na doon siya mag-ipon sa langit, dito siya mag-ipon, doon sa langit, kulubi siya. So kawawa siya, kung ikaw yung lingkod ng Diyos, isa ka pa. Diba? Tama. Bakit ang punta doon? Magtitiwala lang, di ba? So kailangan minsan, in troublous times, may mga problema tayo, doon tayo lagi lalo magtitiwala sa Diyos. Kaya ako minsan, natutuwa ako sa inyo, magandito kayo sa church. Di ba? Lalo pag nakikinig kayo, tutuwa ako. So dito na naman kayo, maaga, kahit may pandemic, dito kayo. Kasi nagtitiwala kayo sa Diyos, amen? Tapos makikita ko yung buhay nyo, hindi naman kayo mayaman, di ba? Kaya kahit siya may konting kaya, musuporta sa gawain ng Diyos, yung nakakatuwa, amen? Nagtitiwala sa Diyos. Patuloy ang buhay, tuloy ang pagsamba, tuloy ang paglilingkod. Sa case ng mga bata, siyempre, paglilingkod nyo pala, mag-aaral kayo. Yan ang ano nyo eh. Paglilingkod nyo, kaya huwag kayong liliban. Kaya minsan, naano kayo. Kaya tanong mo lang kayo, kamusta? Kaya tanong ako ngayon eh. Kaya binagapay lang namin kayo, di ba? Pero yun ito, may legitimate ano naman. So, saan ba ako yun? So, kailangan, actually, minsan maganda ka na dumating tayo sa point na kailangan ito magtiwala sa Diyos. Kasi yan talang gagawin natin eh. Maraming problema na pakinggan natin kanina si David. Dami niyang problema, kaliwat kanan, anak niya, nagkudita. Ano pa? Kanina, di ba? Bagong hari lang siya. Ah, siya na pala hari ha. Sige, lusubin natin. Ganun yun. Bagong pastor din, minsan, minahan niya, sigaw subukan niya. Sige natin. Ganun yun eh. Mga bagong baptize. Ganun yan, yung subukan yan. So, kailangan natin magtiwala sa Diyos. Hindi na lang mangyayari, pero magtiwala tayo sa Diyos. Yun yun. So, again, ito yung kanta ni David na sa kanya. Pagpapasalamat sa Diyos, nakita niya yung buhay niya, dami yung problema, pero nagtiwala sa Diyos. Dinilibre siya ng Diyos. Sabihin, siya ay niligtas, nakalaban niya, at sa maraming problema. So, nang pag-usapan natin kanina umaga, yan tayo dito ang 2 points, may sub-points. Dalawa lang po yan. Number 1, the truth about God's dependability. Pag sinabing dependable, pwede ka magtiwala sa Kanya. At dapat ka magtiwala sa Kanya, hindi ka mapahiya. Dependable. Number 2, mamaya to,
the things that happened to those that trust the Lord. Ano yung nangyayari sa mga nagtiwala sa Diyos? Napapahiya mo sila? Nakikita natin mamaya. So sa dependability, nakita natin ang Diyos ay malakas. Sino yung malakas dito? Malakas mga asar. Malakas ang potok. At siya nagpapalakas sa atin. Siya ang lakas natin. Lagi sinasabi ng Pastor Lito sa dati, ang lakas daw niya, si Kong Carol daw eh. Hindi alam yung sabihin niya daw. Pero, Kong Carol yung asawa ko ng pastor namin. Matalino din, magaling. Kaya natutuwa siya. Minsan, wala siya problema. Tumutulong sa kanya, yung asawa niya. Laging eksakto. Amen? So dito rin, kahit dito, si Mamie Ann, alaga mo rin. Kaya nga minsan, tawag niya sa kanya, pastora, di ba? Hindi naman. Walang ganun, ha? Pero dito lang natutuloy niya, eh. So, matapapunta doon. Yeah, so yung kalakasan ko, yung sabihin nun, sabi ni Pastor, pag nangihina siya, yung asawa niya nag-support, nag-encourage. Yung sabihin nun, or, parang tumutulong sa kanya. Katulad dito, alam niyo naman, si Brother James, pamilya niya, supporta yan dito, parang ano na siya eh. Talagang ano na, hindi na kaisa, talagang partner kami. So, pag wala ako, nag-invite sa akin pa, di meron pala ng Wednesday. Pastor Jude. Hindi ako lumipad dito. O, just si Brother James, wala akong problema. Hindi sila Wednesday. So, yun ang kalakasan mo. So, ang Panginoon ngayon, kunwari sa atin, mahina tayo. Sino mahina dito? Nakikita ko si Christina, parang kulang sa kanin to eh. Nakapusod na ba kanina? Saka si Rachel, sabi pa kayo. Lakas na lang konti kain, di ba? Kala, lumakas kayo. Ano tayo napunta dyan? So, yun yung kalakasan. Nagpapalakas sa'yo. Siyempre, pagkain, di ba? Pero, yung tumutulong sa'yo, nagpapalakas din. Amen? Ano pa? Bagit natin, ang Panginoon ay kinumpara sa maraming bagay na talagang nagsisimbolo ng kalakasan. Katulad ng rock, foundation, pag malakas ang foundation, matibay, hindi ka nag-iisip, baka yung bahay ko, wala na doon pag bumagyo, mga ganyan, di ba? Pangalawa is yung fortress, parang Fort Santiago. Okay, hindi ka basta-basta masasakop doon, tirahin mo lang sila doon. Ganun din yung high tower, ganun din yung buckler, tsaka yung horn. Okay? So, malakas ang Diyos, so pwede mo siyang maasahan. Amen? Kasi yun dito na yung mag-rumble. Ng bulan. Wala naman. Online. So, minsan, ano? Online. Wala ng bullying ngayon, no? Wala talaga magka-COVID, ha? So, pangalawa, He is worthy. So, kahit purihin mo siya, hindi ka magsusobra ng magpuri, kulang pa rin. Dahil pa siya'y mabuti, banal, mabuti siya. Kung ano yung idea mo ng mabuti, yung iba sabi, alam nang mabuti lang. Yung ano, ay, binigyan niya ako ng ganito. Ay, binati niya ako, lagi siya namiti. Ay, mabuti na yun. Ang Diyos, ang lalim ng pagiging mabuti niya, patong-patong yan. Iba sabi, marirealize mo lang, bakit kaya nasa, napabuti ang buhay ko? Kasi mabuti yung magulang mo. Sino nagbigay ng magulang mo? Sino nagbigay ng magulang na magulang mo? Yung mga Amerikano daw, yaman nila dun eh. Pero iba, loko-loko na rin. Ba't ay yaman natin? Kaya mga boplex na rin iba dun eh. Ito lang, pagpuro ko kaya mana, hindi ka na mag-iisip eh. Magulaya mo ka na lang. Hindi rin maganda yun. Pero pag trinace mo yun, lahat yun ang galing sa Diyos. Kaya ang Diyos ay napakabuti niya. Purihin mo siya, hindi ka ano sobra. Lagi kang ulang. Number one, he's strong, he's worthy, his resources, pangatlo is indefinite. Ibig sabihin, napakarami niyang pwede gamitin sa'yo. Lingkod ng Diyos, yung gusto kang parusahan, may sakit, may virus, may yung pagsakan ng plano or something. Bundok, vulkan, usap natin kanina, di ba? And then number four, hindi tayo tapos, hindi. Medyo dito tayo nag... kanina,
His way is perfect, okay? He's strong, he's worthy, his resources indefinite, and then his way is perfect. Sabi din sa ating pinaka-text, sabi dyan, as for God, his way is perfect. Pag may inisip siya, may paraan siya, tulad ko kanina, sinasabi ko sa inyo, nako, dapat magtrabaho din ako. Babae, kailangan magtrabaho din ako para doble kami, magtutulong kami, di ba? Okay, sweldo ng sawa ko, 10,000, ako, 7,000, hindi may 17,000 kami, kasi nag-aragay sa alak nyo. Hindi, magbabayad na lang kami ng ano. Kaya yung magulang mo na lang, may spoiled yung anak mo. Gusto mo yun? Kaya mamabayaan yung anak mo. Eh, basta kailangan kumita, ganyan ba yan? Pag sinuporta mo yung asawa mo lalaki, una, sumusunod kayo sa Diyos, di ba kayo pagpapalain ng Diyos? At kung pagpalain kayo ng Diyos, yung itutulong mo 7,000, for example, may sendo mo lang ganun. Di ba pwedeng increase na lang ng asawa mo yun? Di ba? Kasi ang galit yung lalaki kasi pagdating niya sa bahay, pahinga na lang siya. Hindi siya nag-iisip ng anak niya, makulit. Kasi inasikaso nila ng babae. Tapos, di ba? Eh, mas kikita kami kung dalawa kami. Eh, problema nyo. Dadami rin. Amen? So, sa halip na ano, renta ka ng yaya, di nagbayad ka rin. Ito yung malala. Eh, paano sa opisina? Ano meron sa opisina? Buti nga kayo, COVID. Yan ang ano. Pero yun daw talaga nangyayari yun. Nakwento ko na ilang beses sa inyo dito yun. Meron kami nga eh. Client namin, eh, minsan madalas kami doon. Kichismisa na doon. Hindi ko makakalimutan, masumpa yung ano, IT nila. Nilalab din pala yung isang babae doon. May asawa yun. Pareho sila may asawa. Kaya sa opisina, sila. Gusto niyo yan? Sinong gusto maging ganun ang buhay niyo? Napanood nyo na sa Channel 12, Channel 5, Channel 7. Hindi ko na alam yung palabas niya, pero sigurado ako, ganun pa rin yun. Ano yung bago dyan? Mas lumalala. Gusto mo yun? Ang hirap ng buhay ngayon. Banda mo lang, maghahiwalay. Laki ng problema. Marami akong kilala. Hindi ko napangalanan. Pero pareho silang kumikita. Bandang muli. Nagyabangan din. Kasi magaling din ako eh. Babae. Ano magkano kita mo? Ako, ganito. Hindi sila nagtiwala sa Diyos. Amen? Sinabi ng Diyos, merong place ang lalaki, may place ang babae. Yun ang paraan ng Diyos. Hindi, may paraan ako eh. Mas maganda. Diba, tulungan kami. Diba? Galing, diba? Palagay nila. Eh, bandang uli, hindi pwede. Wala pa ako nakitang gano'n na hindi nagkaroon ng problema. Bihira. Meron ba? Dali ah. Marang wala eh. Oo, kasi minsan matapak din mo pa eh. Kasi kumikita rin eh. Ngayon, yung lalaki, yun na dapat malapit din sa Diyos. Yun ang problema eh. Pag yung lalaki talagang loko-loko rin, yung babae, hindi pa ako kontentong, babae lang. Diba? Kaya yan, mutual yan. Tulungan. Kaya unang mauna sa inyo dapat, sino? Sino mauna? Lalaki, babae, magpaka-spiritual. Dapat sabay na kayo. Actually, dapat yung lalaki. Ganun talaga. Pero pag hindi na yung lalaki, ikaw na rin. Kundi nyo ba yung sasabi ko? Yan, saka kayo, especially kayo, mga babae. Wala pa yung asawa kayo, di ba? Isipin nyo na yun, magtiwala kayo sa Diyos pag sinabing, His way is perfect. Alamin mo na yun. Ano kaya ang paraan ng Diyos para maging masaya akong nanay paglaki ko? Magtrabaho ka din, pagkompetensya ka sa asawa mo, yun ang paraan ng Diyos? Hindi. Sabi yung mahalin mo yung asawa mo, gabayan mo yung anak mo, doon ka magiging masaya. Kaya sabi sa Bible. Hindi, gusto mo, mayroon din ako, boss din ako, something. Kaya kung maging boss yung asawa mong lalaki, may boss ka rin ako sa asawa mo, sa trabaho mo. Which is better, amen? Matanda niya, His way is perfect. Anong perfect din sa mga lalaki, for example? Ano ba ang way ng Diyos sa mga may asawang lalaki? Siyempre, masipag, matapat din sa asawa, masipag, malusog, yeah, malakas, matapang, mga lalaki. Hindi yung may anak ang naglolo ko na, hindi mo pa alam kung ang gagawin mo.
tatay ka, hindi mo alam gagawin mo. Inom-inom ka lang dyan. Nahilo ka na, tulog ka na, sama ulit. Kaya sakit ang ulo ko, absent nga muna ako. Oh, bakit natanggal ka naman sa trabaho? Hindi mo alam sa kanila. Kung parang absent ka, ang gagawin sa'yo, amen? So kaya magtiwala kayo sa way ng Panginoon. Again, nasa Bible yun. Kaya inaaral natin sa isa. Dito tayo medyo generic tayo ngayon. Magtiwala ka sa Diyos. Sa panahon na hindi mo naitindihan, dapat mo naitindihan, magtiwala ka sa Diyos. Kasi ang kanyang salita, sabi nito, is tried, subok na yan. Huwag mo na ulit subukan. Kung matalino ka, ha, totoo kaya ito sinabi ng Diyos na pag ako yung nag-addict-addict, mapapasama ako, maaga ako mamatay. Totoo kaya yun? Subukan mo kaya? Nagawin mo yun? Subok na yun pag sinabi doon. Yun nga, sabi ko, paluin niyo yung mga anak niyo and he shall deliver his soul from hell. Yung sabi sa Bible, kung pinapalo mo yan, malalaman niyo yung mali't tama. And then, mahal ko yung ano eh, anak ko eh, ito papaluin. May sarili kang paraan. Ano mangyayari sa anak mo? Yun na. Okay? So the word of the Lord is right. Huwag ka magtiwala sa sarili mo, magtiwala ka sa Diyos. Inulit yung buckler, di ba, na kanina? So, ganun. So, medyo na kung gusto kong mag-retight sana yung buckler na yun. Gusto kong kung meron ka na. Wala akong props eh. Na, hindi ko nahanda eh. Pero yung buckler, yun yung panalig mo. Amen? Hindi mo alam kung saan tuturo yung ano. Salagin mo lang yung sarili mo. So, ang Diyos ganun. Anong gagawin ko? Hindi ko maintindihan. Matulad yan. Baka magloko yung ngayon, matinuyo yung asawa ko. Baka after 10 years, pag mataba na ako, hindi na siya. Baka magloko na siya. Di ba? Ganun yung sinasabi ng iba, di ba? Yung iniisip ng iba. Baka iwanan na ako. Ganun siyang iba. Wala ka nagtiwala sa Diyos, di ba? Eh, sigurado lang, insurance ba? Ako sigurado. Sabi nyo, sigurado ako magtiwala ako sa Diyos. Amen? Sana pagkatapos natin dito, mas matindi na yung tiwala nyo sa Diyos. Hindi ka tulad nung kanina umaga, na meron ng pandemic. Hindi na ako ayaw iligtas ng Diyos sa COVID. Matindi yung COVID. Ito yung Diyos, ito yung COVID. Hindi yan. Yes. Yan na. So last, dito, last point dito nga dito ko lang. Take it to the last, nobody's like him. Dito yung 31. Ito, tanong lang to ha. Matanungin ko kayo, sagutin niyo ha. For who is God save the Lord? Sino bang Diyos kung hindi ang Diyos? Ang Panginoon. Meron pa ba yung Diyos? For who is a rock save our God? Meron pa bang ibang rock? Kundi ang Diyos. Meron pa? Christine? Meron pa tayong sasandigan na ipapalit natin sa Diyos na mas magaling siya sa Diyos? Wala na! No, kaya katawa ko sa Catholic, sabi dyan, si Peter daw yung rock. Alam niyo, sa Matthew 16, tama. Sabi doon, thou art Peter, and upon this rock. Eh, yung pelikula ng mga ito, mga ganitong panahon, gumawa ng pelikula, sabi pa na, ito long yan si Jesus, hindi ko to yun. Eh sabi, Peter, you are the rock. Dama, Catholic to, alam mo agad eh. In the greatest story ever told. Maganda rin yung part, pero Catholic, alam mo. So, sino ang rock? Si Peter? Tao lang yun, sinaway nga siya rin po, Pablo eh. Diba? Nagkakamali si Peter. Lalo hindi siya Pope kasi nag-asawa siya. Amen? So kanina kung titiwala, sabi kanina binigyan namin doon. So doon yung kami kanina, di ba? Yung na. Sarili na pa ang religion. Ano pa religion? Catholic ako eh. Sige po, hindi na po nang babasahin. Hindi rin ako nagbabasa ng ibang ano. So, mas may tiwala minsan tayo sa religion. Amen?
So, dapat baptist ka magtiwala, hindi kaya ganun, hindi tayo ganun. Amen? Tiwala ka sa Panginoon, tapos mani-realize mo na lang, yung baptist pala yung mga natira, mga tunay na Kristiyano. Yun yung sabi natin. Hindi yung baptist yung, basta pangalanan natin mga, yung church natin baptist, tapos automatically, tunay na tayo. Ganun ba yun? Hindi din. Amen? So kaya walang ibang Diyos, kundi ang Panginoon, at walang ibang bato, kundi ang Panginoon. So siya lang ang rock for my salvation, hindi si Pedro. Malino po yun. No? So anong point ko dito? Nobody is like him, nor compared to him, comparable to him. So wala tayong kumpara sa kanya. Eh, gusto ko si Satanas. Talo nga yun, ibandang muli. Takot kaya sa Diyos yun eh. Diba? Diba, ganun naman. Satanista kami. Ang Diyos namin, si Lucifer. Mga mason, ganun yun. Ingat kayo dyan. Iglesia ni Manalo pala, mason yun, hindi nyo ba alam? Hindi nyo alam yung mason, yung Freemasonry, parang paternity yan. Okay? Parang paternity. Diba, din yung tinuturo yun. Parang paternity yan na pagtingnan yung iglesia ni Manalo, yung symbol nila, diba? Yung G, yun yung mason, yung G. Yes, yung God daw yun. Meron na yan sila kompas, saka anukat. Tingnan mo yung iglesia ni Manalo, ganun din yung symbol nila. Bakit? Ikataon lang? Hindi. Mag-iingat kayo. Iba nakakausap na maraming, ganun din. Eh, may Diyos din kami. Ito ba ang Diyos mo? Yung Diyos ba ng Bible ang Diyos mo? Hindi mo nakilala ang Diyos. Sa Bible, sa pangalan ng salita ng Diyos, hindi Diyos yun. Amen? Alala niyo sa display kanina? Tapos tayo, paano may kilala ang Diyos? Sa kanyang creation, sa kanyang anak, sa kanyang salita. Wala na iba. Kaya hindi tayo takot dyan. Kahit mga Pentecostal dyan. Kaya sabi ko, ligtas ka ba? Hindi ko sigurado, pero tinanggap ko si Jesus. Ligtas ka na ba? Nangyari dyan. Sabi ko kayo. Puntahan nito. Meron pang ibang Diyos? Wala! Wala siyang katulad, wala siyang ikukumpara mo sa kanya, ito may Diyos-Diyosan din kami. Ikukumpara sa ikaw nga gumawa niyan eh. Diba? Tandaan niyo, kaya siya dependable, kasi siya malakas, siya ay karapat-dapat, marami siyang resources, siya ay perfect, kanyang paraan perfect, walang katulad niya. By the way, gusto ko lang ano rin to, si Jesus, alam niyo ba si Jesus, Panginoon? Sabihin natin ikaw ay nataniman ng ibang tao na inaral mo lahat ng religion. Hindi lang si Jesus ang makilala mo religious figure. Kilala mo si Buddha, kilala mo si Muhammad, kilala mo si... Kilala natin. Joseph Smith, si Manalo, si Buddha, sabi ko ba yun? Yeshua, si Soriano. Isa ko sabihin sa Buddhist, sino ba yun? Krishna, mga ganun, si Krishna. Buddha, sabi ko na. Pag kinumpara mo si Jesus, kay ibang iba siya. Again, karamihan doon, nagtuturo ng works-based salvation. Magpakabuti ka, kakawang karadevan na. O, ganun. Pareho-pareho yan. Hindi mo siya pwedeng kumpara kay Jesus. Ay, yung si Thor, anak din ng Diyos yung si Thor, di ba? At long hair din siya. Ano lang yun, katang isip lang yun. Saka hindi long hair si Jesus. So, bulot pa, di ba? Parang nasa reno. So, walang kumpara sa Diyos, kay Jesus. Sa Diyos at kay Jesus. Wala kang pwedeng kumpara dyan. Pag-inaral mo talaga. Ngayon, yung mga Muhammad na ano, hindi, mas magaling si Muhammad. Ano ba ginawa ni Muhammad? Na? Bukod sa pedophile siya, ano siya? Nagsulat siya ng sarili yung Bible. Siya lang mag-isa. Ano pa? Dami niyang pinatay, pinopin yung ano, pati yung Catholic, gano'n yan. Parang dito, sa maraling lahat yun eh. Parang dito, bilis niya yung copy, alam niyo ba yun? Mga appearances ni Fatima, kilala si Fatima? Si Mary daw yun, di ba? Eh, may Fatima rin si Muhammad, yung anak niya tayo. So medyo pinag-combine ko, kaya okay, magtataka yung mga Muslim na kay Jesus din yan, si Isa daw. Pero hindi mo sila pwedeng ikumpara. Si Jesus, pag nakala siya, may kapakirihan.
Amen. Nakinig ba? Pag nga, kung binabasa niyo yung Bible minsan, focus tayo sa mga preaching ni Jesus. Madalas ganun din man. Kung tinapos namin yung Matthew, ganun, ganda. Kapag nakalala si Jesus, may authority, ganun ba si Muhammad? Wala nga siyang miracle eh. Alam niyo ba yun? So hindi mo pwedeng kumpara si Jesus kahit kanino. Lahat yan, laglag. Talo yan. Amen? Loser yan mga yan. So ganun, kaya tinatanong lang niya dito, sino ba naisip niyo? Nakatulad ng Panginoon, wala. Amen? So yun na yun. So last, first point. Bakit siya dependable? So sa mga sa business daw, kahit sa opisina, sino yung mga magagaling na ano dyan, tao? Anong ginagawa niya? Sakin ba yan? Sakin niya lang? Anong ginagawa niya? Diba, ini-enable niya yung iba. Diba, tinutulungan niya. Pag natulungan niya na, tutulungan na sila. Ganun din yung mga business daw. Okay? Yung sample ako ay magaling kung gumawa ng kutsinta. Kunwari, nasi kwen eh. Ang galing na lola niya eh. Okay, so ang gagawin ko, para hindi lang ako kumita, so ang galing ko, anong gagawin ko? Ako yung magbebenta? Maganda yun, pero mas maganda, anong gagawin mo? Turuan mo yung anak mo, yung apo mo, tapos lahat kayo magbenta na kutsinta. Ang masarap. Ano mangyayari? Hati yung kita mo, pero at least yung ibang tao, natuto rin. May kita rin, di ba? So ganun yan, kahit sa churches, ganun din. Hindi pwede ikaw lang, yung mga ibang pastor, ganun eh. Hindi masyadong tinuturuan yung iba. Gusto na siya lang yung magaling lagi. Kaya araw ko ng iba, ganun din. So pero kung talaga teacher ka ng salita ng Diyos, turuan mo yung mga member, mga estudyante na paano mag-aral, pag marunong sila mag-aral sa sarili nila, mag-accelerate yung kanilang learning, makakatulong sila sa iyo, nadami yung church, maraming maliligtas. Amen? Ganun yun. Kaya sino ba nag-umpisang gumawa sa atin yan? Again, kaya depende mo ng Diyos kasi siya ang gumawa niya. Amen? Amen? Sabi dito sa 32 hanggang 36, binasa namin kanina ito, no? Hindi pala. Ito pala, basa niyo dito, He make it, amen. It is God that girded me. Pag sinabing girded me with strength. So kasi yung belt, parang laging ano yan, strength, kasi diyan mo nalagay yung mga bit-bit mo eh, sa belt. Amen? So ang Diyos daw ang nagbibigay sa kanya ng belt, at ang ano doon is strength, malakas. So isang Diyos ang nagbibigay sa'yo ng lakas. Ilalaw ba ako? Malakas ako. Sino nagbigay sa'yo niyan? Ha? Yung nanay ko po, hindi. Hindi nagbigay sa'yo. Maliwala. Inakain niya po ako. Okay yan. Sino nagbigay ng pagkain? At pati ibang mga tao may maraming pagkain, hindi malakas. Nagkasakit. So ang Diyos ang nagbibigay ng lakas. Sabi nito kanina, sabi yung way of the Lord is perfect. Sinasarili ba ng Diyos yun? Sabi dito, He make it my way perfect. So bakit yung ibang mga likod na Diyos at talino? Pastor, paano mo nalaman yun? Galing mo talaga. Basa ko dito, tinuro din sa akin. Amen? Kung ang Diyos sinishare niya yung kanyang karunungan, kanyang kaparaanan. Kaya lalo siyang dependable. Diba? Ibig sabihin, hindi siya yung sakit na ako lang. Isa, makakamit kayo ng ganyan. Eh, nung i-share sa kanya, bandang muli, wala na siyang ampe, kala niya maganda yun. Hindi pala ganun. Ang nag-prosper pala yung hindi sakit. Amen? Ang dami po yan. So, siyang nagbigay sa akin ng lakas, siya yung nag-perfect sa akin, so pwede ko siyang pagtiwalaan. So, hindi siya sakit, tinuturuan niya ako, napabuti ako sa dahil sa ginawa niya sa akin. Okay yan. Ano pa? He make it my feet like, nabasa niyo dyan? Hind. Okay? Kung sinabing hind, hindi ko alam yan. Parang ano yan? Parang deer. Hind's feet. Nakakita na po yung deer. Tumalun yan, di ba? Pag hinabon sila lang yun, biglang akalun yan. Takbo. Kaya gayahin eh. Basta. Sino ang bisurok ko dito? Kanina, takbo ka yan, no? Ang bilis yung tawag mo kanina. Lord, salamat po. Binigyan niyo kami ng ano. Yung pala yun, no? Kasi yung feeling ko, nabulag eh. Binulag siya ng Diyos minsan.
ano yung sandlet, barangay, para hindi tayo makita. So, ang Diyos na nagbibigay, parang gano'n din, lakas o bilis. Amen? It setteth my, setteth me upon high places. Naalala niya kanina yung high tower. Pag nasa tower ka, ang dami mong kalaban. Sampo, ikaw mag-isa lang. O sige, game. Sino yung tatamaan doon? Wala kang sahindi. Kahit sampo yun, buhusan mo nga sa amin ng bato, batoin mo lang yun. Eh sila, hindi abot yung bato nila. Di ba? So ang Diyos, pag nilagay ka sa mga taas na kalagayan, di ba? Paano ka tutumba ng mga kalaban mo? Paano? Hirap sila, amen? So ganun yung kaya sabi siya, magtiwala kayo sa Diyos. Yung sabi siya kanina, yung mga dating office mate ako, di naman ganun katalino. Sabi ko, ba't kaya pinagpala ito ng Diyos? Tinignan ko rin, absorb yung buhay kasi sumusunod sa boss. Ganun lang eh. Nagtapat lang, hindi magnanakaw, siyempre. Papalahin ka ng Diyos, amen? Itong babaeng to, paano ng asawa ng mayaman patalino to? Hindi naman siya mayaman patalino. Ang Diyos ang nagbigay nun, amen? Amen. Sino na ang araw dito ng mga pangasawa ng katulad ni Brother James? Kayo? Bilip na bilip sa iyo ng mga. Sino pa? Wala na? Hindi niyo pala siguro yung nakaitindihan yung sinasabi ko. Pasa mga babae ng ano yun, perfect ano yun, di ba? Sa buhay, yun si Mrs. Masaya yan, kahit alas, laba, luto, bandang muli, masaya siya, amen? Kasi alam niyo yung mga anak niya, pag naging successful yan, di pala siya doon niya. Hindi loko-loko, hindi adik, hindi siya bibigyan ng sakit sa ulo, amen? Hindi mo kayo, amen? COVID na ako. Ganun po yun. Ganun din ba sa mga lalaki, by the way? Kaya iba, karamihan din tayo ito, mga babae. Ba't ganun? Dito binibigay yung instruction, nagagaling sa Diyos. Ba't yung mga lalaki? Wala. Kasi mahirap din maging lalaki. May makasi expectation. Paano mo gagawin yun? Paano mo mamimit yun? Magtiwala ka sa Diyos. Ganun din. Tiwala ka sa Diyos. Hindi yung sa akin. Dapat ganito. Dapat ganito. Malino. Simpal. Magaling. Lakas. Tapos. Ikaw ayan. Gusto. Tiwala ka sa Diyos. Ako nga. Sabi nga sa inyo. Wala akong ano eh. Hindi ko may magsalita. Yun na natutuwa kayo mas nung din. Totoo lang ako, nag-observe lang ako. Ay, yung wala yung mga tao dito kay Pastor. Maliit pa yun. Makita niyo yung Pastor namin. So, makikita niyo yun basta dito kayo sa August, ha? Amen? August. Mention. Diba ako? So, he enabled, ha? Sasa pa tayo. He setted me upon high places. Pag nilagay ka ng Diyos sa makas na lugar, panalo ka. Amen? He teacheth my hands to war. Okay, minsan kailangan labanan. Ang gagawin ko, hindi ko laban yan. Minsan may laban na laban mo talaga. Amen? So, ano gagawin mo? Pag tinuha ka ng Diyos, paano lumaban? Matututo ka. Hindi, nakakatakot yan eh. Paano, didisiplina ko makakulit na bata. Minsan iba, magaling ano eh, mga siga sa daan, pero yung anak niya, di kaya. Yung mga ganun. So pag ang Diyos ang nagturo sa iyo paano makidigma, panalo ka rin, ganun din. So dati ito, natuwa ako dito eh. Muna, di ko may dindihan namin. So that a bow of steel is broken in my arms. Okay, kahit daw yung bow, tawag ito, pana, kahit nabakal yan, kaya ko yung sirain. Yung sabihin, magaling yung Diyos, amen? Lagi mo nagkakarate. Kasi nag-break yan ang buto. Paano mag-break yung buto? Kasi minsan matalino. Tama yung timing. Ganun yung may paraan lahat ng bagay pag ang Diyos ang nagturo sa'yo. Amen? So iba, ginagalan sa masama, pero tayo sa mabuti dapat. So, bisang oras. Dito tayo sa number 2. So, ulitin ko lang ha, bakit God is dependable? Number 1, He is strong, He is worthy, His resources infinite, His ways perfect, nobody's like Him, He enabled us. Okay? Ang
titiwala ka sa kanya dahil siya mismo nagturo sa'yo, tapos gumaling ka nga, ay, okay to. Man, you can trust God. So, number two, mabilis lang naman kasi to. 37, sabi dito. Anong ginawa niya? So, may kalaban siya? Anong ginawa ni David? I pursued my enemies and overtaken them, neither did I turn again till they were consumed. Yung sabihin nung, kanina, di ba? Binasa natin. Nagkalaban ako, Lord. Nagtanong siya sa Diyos. Ano, lalabanan ko ba ito? Sabi ni Diyos, sige, sigurado yan, panalo ka. Yun ang maganda. Parang wala kang tiwala sa Diyos. Hindi ka nga magtatanong sa Diyos. Yun ang problema. Iba sa atin kaya wala dito. Bakit? Ha, may magtiwala sila. Ano ko, saan? Pero may tiwala ka sa Diyos at hindi ka mayabang, alam mo, kailangan ko naman, Sunday na naman. Kailangan makinig na naman ako salita ng Diyos. Sa kukunin yan. Kay, ano, Vice Pangit. Kanina kukunin yan, kay Mel Chanco, kay Duterte. Ano makukuha yan Diyos, hindi salita ng Diyos. Kaya, hindi ka mayabang, tiwala ka sa Diyos, parang si David, Lord. Alam niya kasi kahit malakas na siya, ang labanan din, isa din masabi, natalo ka, di ba? Ayaw matalo kahit maisahan ka lang. Diba? Kaya nagtanong siya sa Diyos, matalino siya, nagtitiwala sa Diyos. Sabi niya, sige. So ito sinasabi actually doon, I have pursued my enemies. Pag sinabi pursue, hinahabol ko. At inabutang ko. Ang may overtake, diba? Inabutang ko, natalo ko. Paano mo sila natalo? Neither did I turn again till they were consumed. Sabi, hindi ko na binalikan. Kasi isang pasada lang, talo agad. Ang hirap mo minsan, tinalo mo pero hindi naubos, tapos babalikan mo ulit, dami rin nawala sa inyo, di ba? Parang kasalanan na rin, mali. Mali, titigilan mo lang alak, for example, ganun na lang. Titigilan mo isang araw, isang linggo, bumalik ka ulit, tapos titigilan mo, balik. Pangit ng ganun, di ba? Hindi victory din eh. Bandang muli, parang ano, parang habulan lang ng ano. Tisura ka pa sa ibang tao. Eh, pero kung yung kasalanan na yan, nagtiwala ka sa Diyos. Tinalo mo, tapos, hindi na bumalik. Man, yun ang maganda. Hindi ko sinabing laging ganun, pero yun nga yung maganda, yung sabi dito. Kasi nagtiwala sa Diyos. So, ang point ko lang dito, hindi, basahin pa lang iba. Mayroon tayo ng 10 minutes. I have wounded them that they were not able to rise. They are fallen under my feet. Nakita niyo yung kalaban niya, talo. Okay? For thou hast girded me with strength. Inulit lang kanina kasi malakas siya, kasi ginawa siya ng Diyos. Binigyan siya ng strength. At yun na, bandang ulit, natalo niya. Pag sinabi subdue, natalo niya yung kanyang kalaban. Ang dami pa dito. Dinidescribe lang niya, sabi niya, thou hast also given me the necks of mine enemies. Ano yung sabihin nun? Binigyan siya ng liig. Ano yung sabihin lang na natalo niya. Hindi niyo alam yung laban ng dati, putol na ng liig. Alam niyo na? Ngayon, alam niyo na. Okay? Sabi dyan, walang nagligtas sa kanila. Kasi, kalaban nila Diyos eh. Kalaban nila ako, kalaban nila ang Diyos. Pwede mo sabihin yun? Pagkakampi mo ang Diyos, pwede mo sabihin yun. Then did I beat them small as the dust. Galing na nga ng Bible eh. Pinulbos. Magandang ulit. Pinulbos ko sila. At tinapon ko sila sa lupa. Nakakita naman yung binabalibal sa wrestling. So, hindi ko na elaborate ito. Basta, pag binasa nyo ito, nakakatuwa kasi talagang ano eh. Ang ganda naman ng Bible. Basahin ko na lang yung huli. 45. The strangers shall fade away and be afraid out of their close places. Okay? Ibig sabihin, hindi ayaw ka ng labanan, takot na, ayun, si Ezekiel. Alam yung Bible. Aasarin ko, ito, alam yung Bible, huwag na. Diba? Takot na sa iyo yun. Alam nyo ba yun? Kaya minsan ako, di ako takot kahit sa inyo yan eh. Hindi naman ako sa ano. Pero alam ko at least, idepensahan ako ng Diyos. Hindi ko alam lahat, pero at least, I believe, sa pag-in nalalaman ko na. Amen? Amen. So, ganun din, gusto ko maano din, mga bakla na naman. Yung mga bakla, bakit ang lalakas ng loob ngayon yan? Eh kasi sila yung bida sa Hollywood, sila yung bida sa Vice Pangit, diba? Sa noontime show, eh mga ba kasi nanonood kayo yun eh. Yung panoorin, parang maluwag din na.
Ha? Ano man yun? Huwag yun ang panoorin. Amen? Pero especially pag mga preacher nag-preach against sa mga yan, ano sabi dyan? Parang mga ipis yan. Nakita ng ipis, kanina may ipis eh. Yung mga ipis, hindi lang isa yan. Marami yan. Pero lumalabas yan paggabi na eh. Eh dapat malinis. Lumalabas yan eh. So pero pag yung preacher, pinipreach, yung mga banglaan, masama yan, galit ng Diyos dyan, pinapatay yung mga bangla. Takot yan. Hindi ako, dalawin ako. Where? Sino ba din? Natakot yan. Totoo lang. Pero kasi yung ibang preacher rin, parang hindi nila kasi kasama ang Diyos pagdating sa bagay niya. Kaya takot din sila mag-preach. Kaya yung mga kalaban, labas, lumalabas, lumalantad. Amen? Kaya yun ang gusto ko lang sabi dito. So, ang pinaka-point natin dito, number two, una, the truth about God's dependability is dependable. Number two, the things that happen to those that trust the Lord, maganda. Yun lang yun. Victory. Mga kalaban mo, sinong kalaban yung loko-loko? Mag-isip nga kayo, hindi ko rin makalimutan, bakit may mga kalaban akong galit na galit sa akin? Tahimik ko naman dati. Hindi ko maintindihan yun. Pero may medyo naintindihan ko na. Hindi mo, kasi hindi ka lang tumatawa sa joke nila. Napansin nila. Galit na yun. Pag may bading, hindi ko pinapansin. Idiri ako eh. So, kung may kalabang kayong ganun, victory kayo bandang uli. Pag nagtiwala kayo sa Diyos. Amen? Pag hindi kayo tiwala sa Diyos, kahit ligtas kayo. Minsan, feeling mo, talo ka, patagang talo ka. Imagine mo, sa Pilipinas, may kinakasal yung lalaki sa lalaki. Matutuwa ka nun? May mga anak ka pa, may mga apo ka pa. Kasi hindi ka nakipaglaban ngayon. Alam mo yung tama ngayon, hindi mo pinaglaban, natakot ka. Ano yung TikTok ka dyan? Alam mo yung TikTok, puro ka bastusan dyan, alam mo ba yun? Hindi naman, gasayaw lang, ikalandian yan eh. Sino ka sabi mali ako? Basta napanood ko kasi doon sa mga puro ka lang din, ibig ginagawa lang patatawanan yung makalimutan yung spaghetti pababa, alam mo ba yun? Ginagawa lang ano yung parang ay katuwaan, isasayaw lang kami, pero yung meaning nung kabastusan na yun. Basta Joey De Leon, masahan mo yun. Ano ka demonyohan yan. So kaya kailangan magtiwala kayo sa Diyos, amen? Kaya sa lingkod din ng Diyos, mamaya pinapagalitan kayo, galit na kayo pasto! Na may kinig, dadaldalan na kami dito. Pupunta lang ako dito kasi kay mamaya, kasi masaya ako kay mamaya, mabais mamaya. Kasi ate Jamie. Punta kay pasto, galit ako dyan! Tira kayo. Tiwala ba kasi Diyos? Yung pinipreach ko po, nakalagay lang sa Bible, di lang ako yan, amen? Pag nagbasa ka, inintindi mo to, mas matindi to sa akin. Sa totoo lang. Matutuwa ka sa akin, sabi ko, bait naman yung pasto. Ano? Masahin mo yung Matthew 23. Subukan mo yun. Okay, so yun lang po. So, ano gagawin natin? Kung meron tayong problema, hindi ko alam gagawin ko. Pagtiwala ka sa Diyos, amen? Kahit ano pa yan. Eh, pasto, paano pag na-disgrasya lang ako? Pagtiwala ka pa rin sa Diyos. Meron pa rin restoration dyan. Amen? Pero medyo, siyempre, huwag mo naman sabihin, hindi ka papahiya kasi napahiya ka, may ginawa ka ng mali. Kaya magtiwala ka pala sa Diyos. Amen? He is dependable and He will deliver us always. Yung lamang po, sana this week, ewan ko, mag-iimpit sila. Sabi ko lang sa inyo, kahit na kayong discretion naman tayo. Diyos, may mag-asarado, pero sa kanya na kayo, magtiwala kayo sa Diyos, hindi kayo asaraduhan. Okay? Mahala ng Panginoon. Amen? Amen. Mahina pa nga yan. Hindi pa masyado yan. Kasi let's pray. Ha? April 1, ano pa lang? Regular lang tayo. Thursday, 4 p.m. Ano tayo? 4 p.m. Sunday na lang kayo. Amen? Dalawang araw lang naman supposedly, pero pala mag-extend yan. Maniwala kayo. Kaya doon tayo supposedly. Sa ano? Meron yan. Wala yan. Bagong bayad to eh.
Parang ano lang, parang produkto lang. Third edition! New, 45 with vitamin C. Bago na naman. Let's pray, maraming salamat sa inyong mga salita pa kayo. Bibigay sa amin ng tiwala sa inyo dahil nakita namin pa kayo naman. Buhay ni David, siya po yung napakaraming problema, pero dinideliver niyo siya sa mga problema niya napakaraming. Medyo matindi, iba dahil sa pagkatapat niya, iba rin naman ay dahil sa kanyang kaupayan. But still, makita namin nawa dito, Panginoon, na kayo po yung dinideliver. So, in fact, na kami magtiwala sa inyo. After yung tiwala sa inyo, gagawin namin yung dapat namin gawin according to your word. And therefore, you will deliver us. So, tulungan niyo po mga bawat isa sa amin, sa mga times ito, Panginoon. Kami naman po ay mag-encourage dahil kayo po yan, nagpuputek ka sa amin. We pray na natin ang panahon, activities, hindi ko maaglangan. Yung mga anak, Panginoon, magtiwala sa inyo ng lubos. Hanggang paglaki nila, hanggang mapatunayan namin din, Panginoon, katulad ni David, na kayo po pala ay matapat na Diyos, puputekta at kayo po ay nakila, lakas. Haliin ang Panginoon, maraming yung kayang gawin. Kayo po ay willing. Gawin ko, ano, pray. Tiwala ko pa sa sila. Ay, wala na. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.